Pilipinas! Magandang umaga po sa inyo lahat. February 1st, Monday. Kumusta ho kayo mga bossing? Mga suki ho natin sa ibang dagat. Umaga ho ngayon sa Pilipinas, of course, 8 o'clock in the morning. And then sa Estados Unidos, gabi ho sa inyo. Good evening ho sa inyo. Ganun din sa Canada. Depende na ho kung saan ho kayo, mga Pilipinong sumusubaybay ho sa amin. Mamagitan ho naming YouTube TV Bitag Official. Kung sakaling hindi pa ho kayo nakapag-subscribe, click the subscribe button para ho kayo ma-notify sa lahat ho ng mga programs ho namin, pinapalabas ho namin. Yan ho sa Bitag Official. Yan ho, aming YouTube TV. Ganun din ho sa aming website, bitagmedia.com, sa Facebook page, Bitag Live. Pwede ho kaming sundan sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Radyo Pilipinas, 738 AM. Ganun din ho. Sa, well, sabay din ho yan. Kami napapanood sa telebisyon. And by the way, ang Bitag nga pala yung mga boss at Bitag Live o Pambansang Sumbungan, kami ho'y television program, eksklusibo lamang napapanood sa PTV4. Umpisahan na ho natin mga boss, kung kayo ho'y nag-coffee na, maganda hong umaga kapag nakapag-kape, ano? Kung sakaling hindi pa ho, well, coffee time! Dito ho sa Bitag Live, eto na ho, coffee. The aroma. Well, good morning! Abangan nyo ho yung coffee na ilalabas ho dito ho sa Bitag. Oh, by the way, nasa trending ho yung video ho namin. Yan hang video namin pinalabas ho namin dito ho sa, well, police na pilit pinasubo ho yung ari ho ng kanyang ari doon ho sa kanyang biktima, nagsumbong, lumapit ho sa Bitag. Nasa trending ngayon sa YouTube, mga boss, si Corporal Brian De Jesus. Kami nagsasabi sa inyo, ang trabaho ho ng Pambansang Sumbong at Bitag Live, binabangga ho namin yung mga abusado, yung mga may katok sa ulo, o di naman kaya feeling nila sila'y makapangyarihan, dahil sila alagad ng batas o sino man mga loko-loko sila ipunan. Well, ang dapat lang gawin para namin ay kayo'y matrabaho namin ay gumawa kayo ng kalokohan. Yung mga typical na medyo may lolokohin kayo, meron kayong biniktima, hindi namin kayo sasantuhin kahit sino pa kayong talpulano, bibitagin ho namin kayo. Ganun lang ho kasimple. Kapag inilapit ho sa amin, talaga mapipilitan ho kami kumilos, wala ho kaming sinasanto, higante o duwende. Simple lang ho aming sasabihin. By the way, mamaya ho, yan ho. Bago ho yan, siguro para maintindihan nyo mga boss, kung sakaling hindi, magpapasaring ho ako sa inyo mga bossing, ano. Ang programa hong Bitag Live, issues na inaanalisa ho natin. And then hindi lang ho yan, public service din ho mga bossing. Tulad ho nitong issue na ito ngayon, ano? Bakit ho maraming mga abusado mga pulis na hindi ho natin nilalahat, ang dami ho nating mababait na mga pulis? Malinis, matino, bagamat maliit lang yung kumbaga, hindi gaano kalakihan. Kasi yung iba, akala ng iba, malaki na ang sweldo ng mga pulis, tinaasan, yun ang sinasabi, ano? Pero yung iba, ay sabihin na ho natin, kontento na ho sa kalang trabaho, wala hong ginagawang kalokohan. At tuloy yung mga matitinong pulis na dadamay doon sa mga gawain ng mga balasubas. Ano ho itong mga sinasabi natin mga boss? Ito ho ano, well, may kunting problema sa dating sistema na tatalakayin ho natin yung mga boss, ano, bago ang lahat. Tutuldukan na ho ngayon ng National Police Commission. Ang dating sistema ng nakaraang administrasyon kung saan ang mga nasa Regional Appellate Board ng NAPOLCOM ang didesisyon na ipawalang sala ang mga barumbado't abusadong balasubas at mga gagong mga pulis na kumbaga na dadamay yung mga matitino. Hindi na kasi umaabot sa Central Office ng NAPOLCOM ang mga kaso na na-acquit, napapawalang sala ng mga pulis sa mga rehiyon, sa mga probinsya. Kaya hindi na tuloy nasisilip mga bossing eh. Ito ang dahilan kung bakit marami mga gagot, balasubas na mga pulis sa mga rehiyon tulad ng
Alang kilala niyo siguro yung killer cop na si Jonel Nuezca. Ayan ho, mga boss. Sa salitang kalye, mga bossing, sa mga regional appellate court, nagkakalutuan ng kaso, mga bossing. Ito'y simple lang aking sasabihin, magagalit ho kayo sa akin dito. Wala naman akong pakialam kung magalit kayo. Nagkakalutuan. Baka ito'y nahihilot ho, mga padrino. Kaya nakikita ho natin mga barumbado, may kaso sa mga probinsya, abay nasa Manila o di naman kaya sa probinsya pagala-gala parang, o ano ngayon? O sinong pinagluloko ninyo? Kumbaga, meron pa silang mga mukha'y pakita ang kalang mga balasubas at mga kababuyan na kung saan kasi napapaulang sala. Ngayon sisilipin niyo, babawiin ho, babawiin. At as in, tatanggalin na ito ng NAPULCOM Central Office ang kapangyarihan ng Regional Appellate Court o ang pagbawalang sala ng mga pulis, pag-a-acquit sa mga bawat rehiyon, yun ho mga abusado kaya nakakalusot eh. Yun ho maging problema natin mga boss, kaya dapat malaman ho ni Juan de la Cruz. Ayon ho sa Regional Appellate Board, ito ho'y hindi lang ho, ito siya ho yung vice chairman, ayon ho kay, di ho sa vice chairman, na si Vitaliano Aguirre. Sabi niya ho, the commission will file sort of motion or resolution to take back the authority given to the Regional Appellate Court. Ibig sabihin, abay babawiin, buti naman nasilip mo, Vit. Kasi ito yung matagal na talagang nagiging problema ng mga kababayan natin. Nakikita, gagawa ng kalokohan ito mga pulis na mga balasubas, kaya nadadamay yung mga matitino. Mga bossing, let's be fair. Marami ho mga matitino, mga pulis. In fairness, ano? Abay, hindi ho madali ang trabaho ng pulis. Kaya lang, ito mga barumbado at mga putok sa buho na walang karapatan maging pulis, ewan natin kung bakit napasok, nandito to. Tulad nito, ang ginawa nitong kolokoy na to. At hindi lang ho dyan. Kaya alam mo kung minsan, ang katapat nito mga pulis na mga kalokohan, pati mga opisyalis nila, tinatapon lang sila sa ibang rehiyon para wag nang masilip. Pagdating sa ibang rehiyon, abay, biglang makikita mo na lang, may kaso ka. Biglang nawala na. Bakit? Abay, nahilot na sa itaas, sa ibaba, sa rehiyon. Kaya hindi na umaabot sa central office. Paano ho nangyari ito? Kasi may resolution, mga boss. Kaya ito ang aking sasabihin sa inyo. Wala na ho maraming satsak. Ipapakita ho namin sa inyong balasubas ho na pulis na tinatrabaho ho namin ngayon, mga boss. Ito ho yung pulis na pilit ho, pinasubo yung kanyang ari. Hindi na kontento. Gusto hong ipalulok doon sa kanyang biktima. Kababuyan ho ito, ano? Pasintabi. Hindi ho replay ito ang sinasabi ko. Ano? Baka kasi napakinggan nyo ng Biyernes. Ito na ho yung segment. Kaya ako ngayon, bago ho natin papalabas to. May kaso ho ito eh. Alam nyo ho ba kung saan tinapon? Abay sa Aurora ay provincial ewan. Ngayon, nandoon yung kalokohan itong, sino itong corporal na to? Si Corporal Brian De Jesus. Nakikita nyo ho ngayon tayo. Marami nagsasabi sa akin, anak ko, Boss Ben, delikado ka, binanggam. Oh, wala akong paki. Wala naman akong paki, babanggain ho namin kahit sino kapag inilapit ho sa amin. Basta't malaman nyo lang ho, kasi nag-imbestiga ho. Ngayon, ang problema rito, tinanggal ho nila sa Angeles Police at tinapon sa rehiyon, sa kuparan ng rehiyon, dapat ho kasi dapat dito, naka-freezer lang ho to, dapat naka-floating status sa loob lang ho ng regional office. Eh, ginawa, inilayo. Bakit kaya? Abay, maganda ho siguro, para mabuisit ho kayo, di namin sinisirang umaga ninyo. Pero marami tayong pag-uusapan ng issue. Panoorin muna ito, mga boss. Nasa trending ngayon to. Kahapon lang ho namin in-upload. Wala pa hong 24 hours. Dami na ho nanood. Siguro isa ho kayo ngayon para makita nyo. At para doon ho sa ibang makakapanood nito, sa anumang probinsya, Aurora Province man kayo, nandyan ngayon si Brian De Jesus. Kaya ikaw, Brian De Jesus, Corporal Brian De Jesus! Abay, sus, Mariosep, magpakita ka na at magpa-interview ka. Tinatawagan ka namin, binibigyan namin karapatan na ikay mapakinggan sa iyong panig, kasinungaling, katotohanan ang sasabihin. Basura man, kakaning baboy ang sasabihin. Mukha ka ng baboy eh, sa kababuyan na ginawa mo roon sa iyong biktima. Kaya't hanggat hindi ka namin napapakinggan, ikay mananatiling tahimik
at you will suffer in silence. Hindi ko na pahabain pa. Ito ho ang reklamo. Panoorin. Isa na namang kabalustugan at kababuyan ipinatulfo ho sa pambansang sumbungan sa pitag mga boss. Wala hong search warrant. Wala rin hong warrant of arrest. Sa pilitan daw kinaladkan papuntang presinto at ikinulong. Kasama si girlfriend, kinaladkan din sa presinto. Pero may nagmagandang loob na pulis. Siya ho, si Corporal Brian De Jesus. Yan nakikita niyo, mukhang di pulis, mukhang dude. Ang sumbong ho ng girlfriend na inaresto ng suspect, ihahatid daw sa kanyang bahay. Pero may iba siyang pakay. Kaya't nais siya katuparan ni Corporal Brian De Jesus ang kanyang kababuyan para matanggal daw ang kanyang pagod sa pamamagitan ng pagpa-BJ. Sa pilitan, ipinaputok na lang. Ayaw kasing dulukin sa mukha ng biktima. Kaya hanggang ngayon, natroba ng gusto si alias Jane. Sinuhan po ako noong December 7 po ng gabi habang nag-ML po kami ng boyfriend ko. Biglang may kumatok po. Pangilala po silang pulis. Pero wala po silang pinakita search warrant tsaka warrant of arrest po. Pinag-agaw po yung mga cellphone namin. Ayaw po nila kaming pag-ingayin. Tapos po dinalanan nila kami sa Station 6. Pagdating po namin doon, kinulong po nila yung boyfriend ko. Hinihingian po nila kami ng 5,000 kung di daw ako makapagbigay. Isasama daw po ako sa loob. Tapos po may nagpait-baitan pong isang pulis. Kinausap niya po yung mataas na wag po akong isama. Tapos po nag-alok po siya, nahihatid po niya ako sa amin. Pero po bago niya po ako nahatid, pinasubo po niyo yung ari niya sa akin. Tapos po pinatalsikan pa po ako. Tatakot po ako, mga pulis po yung nakalaban ko po. Pagdating sa presinto, sinabihan sila ng mga pulis na maghanap ng palit ulo, kapalit ng kanilang kalayaan. Hinihingan din ang 25,000 piso para sila ay makalaya. Nang wala silang maibigay ay pinalaya umano ni Corporal Brian De Jesus. Si alias Jane, dinala sa kusina at doon pinagsipilyo muna. Ang buong akala ni Jane ay nagmamalasakit lang itong pulis na to. At nag-alok daw ito, ihatid sila muna sa kanilang bahay. Sa biyahe, sa sasakyan, ay bigla na lamang daw sinabi ni Corporal De Jesus kay Jane, "Hubarin mo ang pantalon ko at isubo mo ang tutot ko." Bastos na baboy pa. Putok sa buho ka, pulis ka pa naman, baluusin kita mamaya. Magandang kausapin muna natin si Jane. Alam mo, una sa lahat, hindi kami protektor ng mga naglalako ng droga. Hindi kami protektor ng mga taong nasa listahan ng tukhang. Kami magiging balanser rito pagdating sa mga operatiba na ginagawa yung kalang trabaho. At sa akin, kung talagang totoo ang boyfriend mo'y gumagamit o naglalako, hindi kami makikialam. Hindi ka ang target. Nandoon ka lang dahil kalibin ka. Hindi ka sinampahan ng kaso, tama? Ika'y pinauwi. Hindi ka in-inquest, tama? Opo. Bakit ka lumapit sa amin? Sino nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na para pumunta sa pambansang sumbungan at ipinatulfo mo na itong kababuyan itong si Corporal Brian De Jesus na Pulis Angeles, Pampanga? Para po sir, mabigyan po ako ng protection po kasi natatakot po talaga ako, pulis po siya sir. Ayon kay Attorney Batas Mauricio, tatlong kaso ang maaring harapin ng pulis na si Corporal Brian De Jesus. Puro mali, walang pagtupad sa batas ang prosesong ginawa ng pulis. Una, sa pagpasok sa kanilang bahay. Pangalawa, sa pagkuha ng dalawang cellphone at ng motor. At pagkatapos, doon sa pang-abuso, doon sa babae, ay ang lahat ng yan, paglabag sa batas. Yan ay panggagahasa na. Ang pananagutan ng mga pulis, laging tatlo. Pangunahin dyan, pananagutang krimen. Pangalawa dyan, dahil nakagawa sila ng krimen at nakapagbigay ng pinsala dito sa mga taong kanilang na pagdiskitahan lamang, civil liability. Magbayad sila ng daños perjuicios. At pagkatapos, administrative penalty, administrative liability na mangangahulugan ng pagkakatanggal sa kanila sa tungkulin kung talagang napakagrabe. At itong nangyari dito sa magkasintahang ito, karumaldumal na krimen, itong nangyari sa kanila sapagkat may kasamang rape, anti-graft and corrupt practices act, pagkatapos yung illegal arrest sa ilalim ng Republic Act 7438, serious illegal detention, lalo na at may kasamang babae. Yan ang mga pananagutan nitong mga pulis na gumawa ng ikinwento sa atin ni alias Jane at ng kanyang kasintahan. Pero ang pakiusapan natin, si alias Jane. Kung magre-reklamo kayo, pangatawanan na ninyo, huwag magpapareglo, huwag matatakot, huwag mangangamba.
lagyan ng konting tapang ang ating mga dibdib upang matigil ang ganitong mga pagmamalabis, ang ganitong mga abuso ng mga nasa otoridad sa kapulisan. Paparinig muna namin sa iyo, alias Jane, at sa lahat ng mga nanunood sa atin, na tayo patas at parehas, hindi tayo naghuhusga. Pero base doon sa iyong reklamo, ito yung naka-file, nagpa-blatter ka, tama? Opo. Alright, sige. Kanina, mga bossing, ito ang ginawa ng pambansang sumbungan. Si Bitag, ako mismo. Nakausap ko ho ang Angeles Police Station 6 Chief of Police, si Major Roland Macalino. At may mga operations ba kapareho ng ganito? Hindi ba merong mission order ho yan? Negative na po. Basta may coordination lang po. Then naka-blatter po yung mga... Coordination sa PDEA? Coordination sa barangay? Yes, sir. Oh, yes, sir. At sa mga mag-witness po natin sa media and... Walang ganun, Major. Madaling araw, nagsagawa sila ng sinasabing operations. Pumasok sa bahay ng suspect, kasaming kanyang ka-live-in. Eh pagdating sa presinto, Major, whatever reasons, wala silang mahanap sa babae, pinauwi. Kasi after lang sila doon sa... Hindi. Itong si Corporal Brian De Jesus, may kababuyan na ginawa at kahayupan, ipinasubo yung kanyang ari doon kay Jane. Ano hong magagawa ho ninyo dito? Yeah, may complete na pinay dyan sa Division 4 against si Corporal De Jesus. Eh, kasi kami, sir, we will have to tell the truth at may karapatan din mapakinggan si Brian De Jesus. I will try to, to contact him kung ma-contact ko po. Kasi he was reassigned na po, hindi na po siya dito. Well, hindi ba muna, sir, dapat you have to freezer him muna until such time na ayos ang reklamo? Kasi seryoso ho to, sir. Yes, sir. Pero hindi po sa kasi sa sa jurisdiction ko dito nga. Baka siguro, sir, pwedeng ma-recall kung yan ay na-transfer mo nyo sa iba. Hindi naman ho siguro tama na basta na lang i-airin namin, hindi namin makuha. Kaya dumiretso kami sa inyo. Totoo man o kasinungalingan, ang kanyang sasabihin, tatanggapin ho namin yan. Ngayon, susubukan natin tawagan. Meron na tayo rito ang approval at merong timbre dito sa kanilang chief of police kung makakausap natin tong suspect na to. Dinadial natin. Telepono ho ni Brian to. Ito ang suspect. Pinangako ho kasi ng kanilang chief of police si Major Roland Macalino ay patatawagin sa ating pakakausap at wala pa rin. Tingnan natin. The number you filed. Alright, hindi talaga sumagot. Susubukan natin yung Regional Director ng Philippine National Police Region 3, si Brigadier General Valeriano De Leon. Anything goes. Busy nga. Okay. Sige, alam niyo, pag ganitong klase mga kaso, para mo na rin nilagay sa alanganin ang sinong hepe at walang hepe na talagang masisiyahan. Kaya, intindido ho natin. Ito naman si Colonel Romel Batangan. Colonel Batangan po, speaking from Angeles City Police Office. Siya ho si Corporal Brian De Jesus. May reklamo na ho laban sa kanya. Pinaabot na ho namin ito sa Chief of Police. Ngayon, sir, kami sa inyo bilang City Director, nabalitaan ho namin si Corporal Brian De Jesus in-reassigned. Isabela na raw, sir, para malayo. Abay, mukha atang baka pwedeng i-recall ho to, sir. Kasi kung hindi, pwede ho ilapit ho to sa Napolcom, pwede ho ilapit ho to sa IAS. At kami ho may mga abogado rito, tutulong din ho dito sa biktima. Sir, your take. Sir, correction lang po, sir. Correction lang po. Nailipat po yan sa Aurora Police Provincial Office, which is under pa rin po ng jurisdiction ng Police Regional Office 3. Okay. Nasa territory pa rin po ng 3RO3 at sanction pa rin po natin ng administrative case ito pong Aurora. Wala po kasi talagang lugar yung mga taong ganyan dito sa Angeles City o particular sa PNP. Okay. Pero hindi po natin ikinakanlong yung mga ganyang gawain dahil alam naman po natin na nag-cleansing din po tayo. Pagka-complaint na po ng criminal case, automatic po bilang dito hepe ng sa Angeles City, nag-file po kami ng grave misconduct and conduct unbecoming sa naturang Corporal Brian De Jesus. At ito po ay na-i-elevate namin sa opisina ng Police Regional Office 3 sa Investigation Division. I-evaluate po ng Division Office ng Region kung mayroon pong makitang probable cause doon po sa penal naming kaso sa kanya. Irarapol naman po ito sa summary hearing officer kung saan po doon po siya lilitisin. Po napatunayan during the administrative proceedings na may pagkakasala po siya,
doon po siya mapepenalize. Okay. Either po dismissal or demotion, depende na po yun kung ano pong evaluation po sa kanya. Ina-assure naman po namin sir, nagugulong po yung kaso at hindi naman po ito-tolerate ng PNP Pro 3 yan. At galing na rin po ang aming patakaran ng aming buting regional director na si Police Brigadier General Val De Leon. Narinig mo yung sinasabi nitong kausap lang natin, si Colonel Romel Batangan, nagbigay na siya ng kasiguruhan sa assurance na hindi ito mabab-whitewash. Nakabantay tayo, nakabantay kami, huwag ka na matakot, si Bitag nakatutok. At para sa iyo, Corporal Brian De Jesus, makinig ka. Yung mukha mo ngayon, wala akong pakialam sa pagiging pulis mong putok sa buho ka. Wala akong pakialam kung sinong Estas, Judas o Barabas kang chokaran mo. Wala kaming kinakatakutan, lalo na si Bitag, hindi kami nagbibiro. Pulis ka. Eh ano ngayon? Eh matuturing ka ng kriminal. Kung yung mga halangang bituka, binabangga ko. Nakikipagputukan pa nga kami na hindi na namin pwedeng ipalabas sa telebisyon. Nakikipagbasagan ako ng mukha. Wala akong pakialam kung pulis ka. You know where to find me, just in case na parang sabihin, yabang-yabang mo sa akin. Kung talagang totoo ka at naintindihan mo, at magpapakita ka, magsasalita ko, kung wala kang ginawang putok sa buho ka, tutratuhin kitang halang na rin ang bito ka. Kriminal! You call me anytime, pero kung gusto ko, interview ang gusto ko. Hindi ako natitinag, hindi ako natatakot. Kapag inilapit na sa amin, pag napatulfo at pumasok sa pambansang sumbungan, iba ang angas namin. Hindi ako hambog, hindi ako puro salita. I walk my talk and walk the walk. Ganun lang kasimple. At sa iyo ngayon, alias Jane. Nakatuto kami, respetuhin natin yung proseso, nag-iimbestiga ang PNP, ayaw namin manghimasok, pero nakatutok tayo na para hindi ka matabla, may abogado riyan. Sisiguraduhin namin, makukuha mo yung hustisya, hindi sa salita, bagkus sa gawa. At may resulta. So for the time being, respetuhin natin muna yung proseso. Okay? Pumasok ng investigasyon, may kaso na, tatawagin yan, standby ka lang dyan. Anytime may problema ka at may pagbabanta sa'yo, alam mo, tawagan mo lang kami, Jane. Okay? Opo, sir. Alright? Opo. Ah, ganun lang. Sige. Sa lahat ng mga taong inabuso, niloko, may takbuhan ho kayo. Mamili lang ho kayo. Rafi? Erwin? O si Bitag? Singbangis ng tigre ang estilo namin. Hindi kami yabang. We walk our talk and walk the walk. Ito ang pambansang sumbungan. Bitag. Tulad ng sinabi namin kanina mga boss, ano? Abay, tutuldukan na raw ho ng National Police Commission yung dating sistema ng nakarang administrasyon panahon ni Pinoy. Kung saan ang mga nasa Regional Appellate Court or Appellate Board nang NAPOLCOM ang nagdedesisyon na ipawalang sala mga barumbadot, gagot, abusado mga pulis. Isa to sa mga binabantayan natin, yung kasong administratibo para mawala siya sa serbisyo una. May kasong kriminal, may kasong civil, may kasong administratibo. Yung administratibo, yung kasong kinakailang matanggal siya sa kanyang serbisyo, sa kanyang pagiging pulis. Ang problema ho kasi, pagbabantayan natin dito, sinasabi nitong si Vice Chairman Vitaliano Aguirre, na abay sisilipin na yung mga ito'y pagdedesisyon ng mga nasa Regional Appellate Court, Appellate Board na kung saan naaakwit at hindi na nakakaabot sa regional ito'y sa central office ngayon. Makinig ka, ikaw ngayon Brian De Jesus. Babantayan namin 'to at parang sa ganun hindi magkakalutuan ng kaso. Kasi kung ikay nasa rehiyon, baka kasi meron kang padrino, lalapitan mo kung sino mga putok sa buhong mga politiko dyan. At pagkatapos pag nasungkit yung kaso mo, ikay magiging muchacho nila, sunod-sunuran, o di naman kaya, eh meron ka ng utang na loob. Kaya kung minsan, ayan, alaga kayo ng mga kulokoy ng mga politiko dahil nasungkit yung kaso ninyo. So dito magiging mahirap. Kasi una sa lahat, may kasong kriminal yung ginawa mo. Abay, panghahalay. Isinubo ba naman, na-violate mo yung babae. Pangalawa, ay yung danyo, sabi nga ni Attorney Batas Mauricio, yung aming, kung titingnan mo, hindi lang ho, resident lawyer ho ng Bitag yan, pagdating sa mga kasong kapareho nito. Kaya, tandaan mo na, Corporal Brian De Jesus, kung nanunood ka, alam ko nanunood ka,
Kinakabahan ka na ngayon. Nagpapapawis na yung mga singit-singit mo dyan sa gilid ng bombolyas mo. Papawis-pawis na siguro pati yung mga talampakan mo ngayon. Sa takot na talagang anong nagawa mo? Nagigising ka na ba? O ngayon, sa pamilya mo naman, ewan natin, eh nadadamay tuloy sa kalokohan mo. Sa mga kaibigan mo ngayon, isusuka ka, sasabihin, ako, naku, yari ka, natulfo ka, nandoon kay Ben Tulfo. At hindi lang dyan, pati mga, ito yung mga superior mo ngayon, mabubulabog at mahihirapan kahit sinong susungkit at medyo papader o hihilot sa kaso mo, nakabang kami at malalaman namin. O ngayon naman sa'yo, ito'y Vice Chairman ng National Police Commission. Ito'y DOJ Secretary, Vit Aguirre. Kung si Mon ay kalaban mo, ako naman kaibigan mo. Kayong dalawa doon, wala akong pakialam doon sa utol ko. Basta dito, ayusin mo to. Kasi dito, may kaso to eh. Di siguro dito, magkakasundo tayo kapag nagtulungan tayo, ayusin natin to eh. Ha? Ayusin natin to, lulutuin, di lulutuin. Lalagyan natin talagang hustisya lalabas dito. Yun lang aming simpleng mga sinasabi, mga bossing. It's coffee time, mga boss! Mm-hmm. Bye. Mm. Sumisingaw kasing aroma na nga yung langhap po ng coffee. Iba talaga ano, sa umaga. Ito. Oh, yeah. Alam niyo yung pagang kape na wala hong amoy. E maliban na lamang kung may COVID kayo. Tapos, wala ka ng amoy, wala ka pang panlasa, delikado yan. Pero kung naamoy mo, oh man, gigising ka sa umaga, ta, iinumin mo. Oh, yeah. Ay, yung mapait na medyo... Ang dating ay swabe. Mga boss, maraming humahanga ho dito sa ating tracing czar, si, Mayor Magalong. Mm-hmm. Siya ho, maraming humahanga sa kanya, kahit mga ho si VP Lenny, pinuri ho si Benjamin Magalong, dating general ho yan, ay ngayon ho mayor ng Baguio. Hinahangaan ho siya sa kanyang delikadesa. At pagbitiw ho sa COVID-19 contact tracing czar. Bakit ho? Alam nyo, doon nga ho sa nangyari. Ang nangyari ho na siya ho'y talagang nabash ng husto nung siya ho'y nag-attend ng birthday party ni Tim Yap. Doon sa The Manor Hotel, ayan ho sa Baguio. At marami hong nadali dyan eh. Kung sino-sino mga ano, talagang ewan natin. Sa Camp John Hay ng January 17. Ngayon, para sa akin, sabi ng iba, kaya naman nagbitiw yan kahit sa sobrang bash. Siguro kung hindi na huli yan, hindi naman bibitiw. Sabi ho ng iba. Pero ganun pa man, kuminsan hindi niya naiisip kahit tayo nagkakamali ho tayo eh. Kakamali tayo, tsaka natin nakikita yung pagkakamali natin, natutuwid natin kasi nagigising tayo sa pagkakamali natin. May mga taong iba nagkakamali, ayaw umamin ng pagkakamali. At pagkatapos kapalmoks, abay nahuli na nga sa kanilang pagkakamali na malaking kapalpakan, ayaw pa rin. Sige pa rin, pinagtatanggol ang kanilang kapalpakan, pinagtatanggol ang kanilang kakulangan sa isip or sa, siguro hindi sapat sa isip, makapal ang mukha. Sa sobrang kapal ng mukha, ayaw talaga magbitiw ng kapareho ng iba dyan. Di na ako magpapangalanan pa dahil sayang oras natin, ano? Ngayon sasabihin, kala ko ba naman matapang ka? Ba't hindi mo pangalanan? Nagbibigay tayo ng kunting puwang para mag-isip naman yung mga taong pinahapyawan natin. Nang sa ganun, may isip nila, o nga ano, siguro ako rin magbibitiw. Anyway, mga boss, eto lang ho aming mga sinasabi sa inyo para malaman nyo nang may nagmamasid din ho eh. Alam nyo kasi simple lang naman ho, delikadesa. Ewan natin kung meron ng iba dyan. Ano bang delikadesa? Alam mo, pag sinabing delikadesa, baka duele cabeza, sakit ulo, duele mi cabeza, sakit ang aking ulo, delikadesa, kapal, ibig sabihin, huwag na natin pahabain pa. Anyway, mga boss, baka kasi makapag-Spanyol ako, Spanish dito, iba-iba na yung aking sasabihin. Ano? Well, sige, purihin ho natin yung mga taong merong delikadesa, hindi ka pareho ng iba. Duele cabeza, sakit sa ulo. Mm-hmm. Iba yung delicadeza sa duele cabeza or sakit sa ulo.
Delicadesa, duele cabeza. Duele. Hoy mga bossing, marami ho mga una, baby, ito nag-aabang na raw ay kung kailan mag-roll back itong, mag-roll out itong vaccine ho natin. Abangan na lang ho natin. Puro kasi daldal, puro kasi salita, puro kasi ngak-ngak eh. Puro kasi eh, darating na, mas maganda pag dumating na, tsaka natin pag-uusapan. Eh, problema kasi kunting utot, binabalita na agad. Kaya kung minsan laman ng balita natin, ewan, ine-SS na lang eh. Wala na hong gana eh. Okay? Ay, kesyo ng mga, kung ano man mga plano niyan, gawin nyo na lang. Huwag na natin maraming, mas maganda, binabantay ng mga tao. Eh, kasi lahat naman tayo kung darating. Eh, kung darating ang bakuna, pagkatas wala naman tayong plano, wala tayong kung paano natin yung method or system ang papagawa, katawa-tawa tayo. Kaya, it comes with a package. Kung may darating, may sistema. Kung walang sistema at may darating, kapalpakan yun, katangahan yun. Kaya, inaasahan natin na talagang may sistema. At ang sistema, sabihin nyo, para nang sa ganun, kung paparin sistema, na magbabantay yung taong bayan. Nang sa ganun, nagmamasid kasi naiinip na ho sila eh. May iba pa ang sinasabi rito. Abay, sabi ng iba. Yung National President of Alliance of Health Workers, si Roberto Mendoza. Sino man to? Sabi niya. Marami raw ho sa mga health workers, nagdeklara na ho na hindi raw ho sila magpapabakuna hanggat wala daw pruweba na ito'y mabigyan ng kasiguruhan ng gobyerno ang kanilang kaligtasan. Teka muna. Sabi nila, ang gusto raw nila makita, ito'y ligtas at mataas ang visa, epektibo. At ito'y medyo ang presyo'y hindi naman ganun, presyong tongpats. Mukhang politika na ata ito. May mga nagsasalita rito. Anyway, pag ganyan ang mga salitaan natin mga boss, ay nako. Oy, by the way, okay, ito ano, marami ho mga bossing. Ako'y magsasalita, ano, parang public service ito. Marami ho mga boss ngayon na mga ospital dyan. Na maaaring hindi ho ninyo nasisilip kasi ang balita ho natin puro mga zarsar, puro mga vaccine-vaccine yan, puro ganere, puro ganyan. Pero meron ho iba dyan ng mga hospital, hino-hostage ho yung mga pasyente o di naman kaya hindi pinapalabas pa rin. Merong anti-hospital detention law. Nakakalimutan nyo, kapag nakaabot sa amin, yari kayo. May nilapit ho kasi sa amin, mga boss, napakalupit nitong hospital na to. Pero may nagsasabi, tayo ka muna, ang hospital naman kasi, sila ginugugol ho nilang kalang serbisyo doon ho sa mga pasyente. At pag nabigyan naman ng serbisyo ang pasyente, iniisip ng hospital, paano naman yung serbisyo namin? Paano kami bayaran? Pribado naman kami. Kaya alam, may batas na nagsasabi, ganun na nga. Kasi kung talagang ayaw ko yung bayaran mga pasyente, magsara na lang kayo. Yan ang totoo. Sa bagay, babalansi ho tayo rito. Meron ho kasing ina, 2 buwan ang kanyang sanggol, ginawang hostage ng hospital. Narinig niyo ba? Hinostage ho ng hospital ang kanyang sanggol. 2 buwan. Binibisita niya lang, dinadalaw niya, at yan, lumaki na yung bata, binibisita, dinadalaw. Ayos naman, inasikaso naman ng ospital. Ang sister, hindi ho makalabas yung bata kasi may kulang pa ho bayad. Yan ho nagiging problema. Yan ho itatalakayin at papakita ho natin. Ano ho bang resulta rito? Alabay, kuminsan, kung hindi ho manghihimasok yung politiko or isang individual ayaw magpabigay ng pangalan, tumutulong na lang para makalabas yung sinasabing pasyente o di kaya. Pareho na ito, sanggol. Yun ho eh. Masakit ho, hindi ho ba? Kapag ho kayo ina, pagkatapos, baby ninyo, ayaw ibigay. Alam, dikit ho yung ina sa sanggol at yung sanggol sa ina. At hindi ho pwedeng going hostage simply because hindi makabayad. Ang sistema ho kasi natin, meron ho tayong mga departamento at mga departamento ho natin mga bossing para mga inutil eh. Halimbawa, nandiyan naman ho yung DSWD. Pag nilapitan mo, wala rin namang silbi. Ah, nakatulong ho PCSO, hindi ho sapat. May mga indigent na mga ikay mag-fill up sa mga ospital. Pagdating naman sa ospital,
ay tutulong sa PCSO, hindi naman kapiranggot lang binibigay. Sino ho nga ba talaga ang pwedeng tumulong pagdating ho dito sa mga mahihirap o indigent na hindi naman ho lang kasalanan kasi nung sila'y nanganak sa sa lying-in clinic, idinaretso na ho sa ospital kasi kung hindi, malalagi sa alanganin ng ina. So hiniwa ho eh. Hindi kagustuhan ng magunang ng ina. Eh walang-wala ho eh. Eh ngayon, napilitan naman ang ginawa naman ng ospital, eh ginawa ho yung serbisyo. Ang problema, hindi ho, ayan, Edgeville Hospital. Eto ngayon kayo ah. Sikat kayo ngayon sa amin. Dapat gumawa na lang kayo ng hakbang na lumapit na lang kayo sa amin, lumapit kayo sa media, halip na hinostage ninyo yung sanggol, nakatulong pa kami sa inyo. At dahil sa kawalang hiyan ninyo, kakapal ang mukha ninyo dyan, kung sino may may-ari itong Edgeville Hospital, isang politiko ang nagmagandang loob. Ha? Pero kung hindi namin pinanghimasukan, putok sa buhong, kakapal ang mukha ninyo, hindi ko maintindihan kung asa bang sikmura meron kayo at laman loob. No, ngayon, ang mga may-ari ng hospital na yan, kinig kayo. Ha? Eto, natulfo na kayo. O sige, babalikan natin mamaya mga boss. Siguro public service tayo mga bossing muna. Change topic ho tayo mga bossing, ano? Inuulit ho namin. Yung mga ospital, mga paggamutan, mga doktor, huwag ho kayong gagawa ng mga bagay na kumbaga may irareklamo ho kayo sa amin. Bibigyan ho namin kayo ng pagkakataon na makayuhi mapakinggan. Makuha ngayon yung panig. Mga professional naman kayo eh. Pero kung kayo'y nareklamo ho sa amin, bibigay ho namin ang karapatan na mapakinggan at hindi ho namin kayo basta-basta binabanatan dito sa ere. Gamit yung programa ho namin. Not kaparahuri sa bitag mga bossing. Ano? Ngayon, kami, malaki yung respeto namin sa mga manggagamot, mga doktor, lalo-lalo na ho yung mga depende ho sa kanilang mga specialties kasi kung wala ho mga doktor, eh paano naman tayo masusuri, mga boss, kung anong karamdaman ho natin. Gusto lang ho namin sabihin na itong hospital, itong hospital na to, yung Edgeville Hospital sa Rodriguez Rizal, ang issue ho rito. Kami magbibigay ng mensahe sa inyo, sa administrator ng hospital o sino man, abogado ninyo, ihanda nyo ng husto. Kung gusto nyo makipagsubukan ho sa amin, walang problema, lalo-lalo na kapag kayo inareklamo na. Una sa lahat, mga boss, wala hong karapatan ang ospital, kahit sinong ospital na magdetene ng pasyente, na parang gawing hostage yung sanggol ng ina, dalawang buwan na, magtatatlong buwan na, nandyan pa rin dahil ang issue hindi makabayad ng 100,000 piso. Ngayon, mga boss, kahit na ho, nangako ang ito'y pasyente na magbayad ng kunting amount pagkatapos makalabas ang kalang nagbigay ho ng promissory note, hindi ho tinatanggap ng ospital ho nitong Edgeville Hospital ng Rodriguez Rizal. At sa Rodriguez Rizal, yung gobernador ninyo dyan, yung mayor ninyo, congressman, ito ho'y may isang gusto kong sabihin na pwedeng bigyan sa pamamagitan ng PAO, Public Attorney's Office. Nabigyan ito sila ng ito'y habeas corpus na kung maaari panghimasukan na ng Department of Justice. Kung nanunood ho sa atin ang Edgeville Hospital sa Rodriguez Rizal, kung hindi kayo natitinag sa inyong congressman, si Congressman Nograles na nanghimasok dyan, na nagbigay ng down payment na 20,000 at yung ibang mga politiko ngayon mag-aambag-ambag na gagandang, magmamagandang loob, binabastos pa rin itong Edgeville Hospital, mababangga namin kayo sa ayon nyo sa gusto at gagamitin namin ang lahat laban sa inyo sa pamamagitan ng Republic Act. At yung Republic Act na yan, yung sinasabing pagbabawal na pagdedetene, anti-hospital detention law. May Republic Act dyan. Kung hindi nyo nalalaman kayo dyan sa Edgeville Hospital, makinig kayo, dikdik nyo sa inyo, makikita na kokote. Kung sino man mga may-ari niyan, doktor o sino man abogado ninyo, sang katerbang mga pulpul kayo. Hindi lang kayo mga pulpul, bobo at tanga. Ngayon, gusto kong sabihin sa inyo, una sa lahat, walang karapatan ang sinamang ospital magdetene ng pasyente, lalo na yung sanggol ng isang ina, dalawang buwan nang
nakalilipas na hindi makalabas sa ospital gawa nga ng sinasabing na detene. Para dyan, kakausapin natin ngayon si Attorney Frederick Liu. Magandang umaga, Attorney Frederick Liu. Good morning po, Paring Ben. Okay. Good morning po sa mga lahat ng taga-pakinig. Okay, Attorney, kaya naman kayo ay lumapit kami sa inyo para magkakaintindihan na meron tayong Anti-Hospital Detention Law, a Republic Act, bawal ho itong pagdedetene ng pasyente o sanggol ng ina na hindi pinapalabas kasi kulang pa at nakukulangan pa sa sinasabing bayad. Kaya't hanggang ngayon, nakadetene pa rin yung sanggol ng isang ina. Bilang abogado, baka siguro naman nakikinig sa atin yung Hospital Asheville, Attorney, anong mapapayo nyo sa ospital tulad nitong sa Rodriguez Rizal na hindi pa rin pinapalabas yung sanggol, bagamat may nagmagandang loob ng mga politiko na mag-ambag-ambag, matigas pa rin ang ulo? Take nyo, Attorney. Well, yes. Una-una sa lahat, katulad nga ng sinabi nyo, tama naman na yung anti-hospital detention. Oo, tama naman ho talaga yan, ano? Actually, hindi dapat dinidetena ng mga ospital ang kanilang mga klienteng, mga pasyente hindi makabayad. Siguro, ang maganda is magsumulat na lang sila na promissory note. Mm-hmm. Papagawa na lang pa, or patanggapin nila yung garantiya ng mga guarantors na lumilitaw para magbigay ng guarantee sa kanila na magbabayad din naman yung pasyente, no? It's a bottomless pit eh, kung sakasakali eh. Okay. Na i-hold nila doon yung pasyente. Tapos syempre, habang nandun, umakyat din naman yung bill ng yes. tao. Tama. So it could be a never-ending cycle wherein pataas ng pataas yung bill, mas lalong hindi mababayaran. Diba? Attorney, ito, yes. Ayaw nilang makinig na nang himasok na ang isang congressman Nograles doon sa Rizal, yung batang congressman Juan Fidel Felipe Nograles, na gustong tumulong, nagbigay ho, nag-ambag ng 20,000 kasi 100,000 piso, 20,000, ibang mga politiko, matigas pa rin ang ulo. Pwede ho bang kumuha ng serbisyo ng abogado tulad ng Public Attorney's Office sa dailalim ng Department of Justice para ito'y habeas corpus na kinakailangan, produce the kid, kasi gamit yung sinasabing batas, ipagtanggol itong pobreng ina sa talagay niyo, Attorney? Of course, pwede po. Actually, any person is who is unlawfully holding another, no, can be served with a writ of habeas corpus to prove to the court that una to produce the body of the person and to prove that hindi unlawful yung pag-hold niya. And I think dito naman sa kasong to, pwedeng-pwede yun kasi sanggol yan, dadalin yan sa korte at doon sasabihin nila kung exactly why. Kung hindi, are under fear of contempt. Naku. Ibig sabihin nun, pwede silang ipahuli ng korte, naku. Pwede silang pagpiansahin, pwede silang ipakulong actually pag hindi sila sumunod. Okay. Ayan ang attorney, sinasabi niyo, malaking bagay kasi ito'y informational educational sa mga nanonood sa atin at ibang mga probinsya, mga ospital na maaaring hindi pa kabisado itong anti-hospital detention law. May iba kasing mga abogado na ginawa ng bitag na tumulong na rin ng mga, ito'y Public Attorney's Office, at naglabas ng habeas corpus, pinapaliwanag yung ospital at tinatawag yung administrator ng ospital, bakit, kumbaga, pinapaliwanag doon, ipoproduce yung sanggol, tsaka pa lang nila binibigay, or di kaya produce yung pasyente, tsaka nila pinalalaya, kasi nagbibigay naman ng promissory note, attorney. Yun na nga eh, kasi yung mga iba dyan, sorry to say, there are some hospitals that practice this. Hindi naman lahat, pero may, yung mga iba na gumagawa nito, ang hihintayin pa nila na magkaroon ng ganyang klaseng order from the court at hihintayin pa nila na magkaroon ng aberya doon sa ma-inconvenience o ma-hassle yung tao na yung kamag-anak ng pasyente na lumapit sa Public Attorney's Office or humingi ng tulong sa ibang mga nagmamagandang loob na abogado para padumaan sa court process para lang nilang i-release, no? Ayun. Yung mahirap naman yun, kawawa naman yung pasyente. Ayun, okay. Well, with that, Attorney, kami nagpapasalamat para naman marinig lamang ng Asheville Hospital sa Rodriguez Rizal. Ganyan na ganyan ang story.
yung story ang nilapit sa atin, pero may mga politikong tulong-tulong na sila. At maraming salamat sa pagpapaliwanag mo para medyo naliwanagan na ngayon yung ibang mga nasa malalayong probinsya na ginagamit ng itong mga ospital na hindi nasisilip galing ng mga Manila media lang, mga naglalabas ng ganitong klaseng mga istorya, kasi attorney. Yes, I think with knowledge comes the confidence and the power to be able to avoid this thing from happening again. All right. And salamat sa pag-ibitan niyo sa akin. All right. Maraming salamat, attorney Frederick Liu. Thank you po. Okay. Isa rin sa attorney Frederick Liu, legal counsel din ho na sa Bitag ho. No? Ngayon, sa inyo, Hville Hospital, Rodriguez Rizal. Makinig kayo. At para doon sa mga politikong tumulong, si ito'y Congressman Nograles, Juan Fidel Felipe Nograles. Sir, simple lang, kami manghihimasok dito. Pumunta na kayo dyan bilang congressman. At pagkatapos, tawagan na lang, kami tatawag na rin sa Department of Justice, sa DOJ, kanilang Public Attorney's Office, para i-produce ang sanggol sa korte at magpapaliwanag ang ospital kung bakit at bakit ayaw nilang i-release, ano ang dahilan, bakit nilabag nila ang batas ng anti-hospital detention law. Kaya kayo sa Hville Hospital, eto ngayon sa National TV, nagbibigay na ako ng warning kasi kung hindi, lulusubin namin kayo, tagaan nyo sa bato. Sa ayon nyo sa gusto, ayan, pati kasamang Public Attorney's Office at hindi lang dyan, posible pating DOJ manghihimasok na dahil may batas tayo riyan. Kung kayo mga sangkaterbang mga pulpol, na hindi nyo kaya siguro, baka kumuha kayo ng abogado, kausapin nyo na ang abogado nyo yung aawat sa inyong katangahan ninyo dyan, bawal. Bawal yung ginagawa ninyo. So bibigyan namin kayo ng pagkakataon. We will give you 24 hours. I-release nyo pag pumasok na ang Bitag. Sama-sama na dito, sakit sa ulo kami sa inyo. Taga nyo sa bato, hindi nyo magugustuhan. Mapapahiya kayo, natulfo na kayo. Ngayon, kung medyo feeling ninyo na dahil ang congressman, ito ay mabait na congressman, si Congressman Nograles, Juan Fidel Felipe Nograles, nagmamagandang loob, abay parang hinihiritan nyo pa, kulang pa yung sinasabing 20,000. May ibang mga politiko dyan, si Bitag iba, hambalos baseball bat ang hambalusin ko mga ulo ninyo, pahihiya pa namin kayo, hindi kami nagbibiro. O, walang karapatan ang sinamang ospital magdedetene ng pasyente na hindi lamang makabayad, lalo na pag pasyente ay nagbigay ng kunting halaga at magbigay ng promissory note na babayaran, abay, sapat na yun. At hindi pwedeng idetene kasi kung hindi, papasok na ang DOJ sa pamamagitan department, ito'y kanilang Public Attorney's Office, para nang sa ganon, bigyan ng habeas corpus sa korte kay magpapaliwanag kung bakit ayaw ninyong ilabas ang sanggol. Ang anghel na wala namang kamalay-malay at ang pobre lamang ay magulang o walang pera at gagawin yung parang abay hostage. Doon sa korte, magpapaliwanag kayo, makukulong kayo. Doon kayo mag-iipot-ipot, maihi sa loob ng inyong mga selda. Baka makontempt kayo. Habang maaga pa at tinutulungan namin ngayon, inuudyok namin ang Public Attorney's Office, isang tawag lang yan, kakatukin na kayo. Kaya yung abogado ninyo dyan, kung may legal counsel kayo, o kung sino man legal counsel nito, pakituruan nga itong bobo na hospital na to. Wala na ho kaming oras, tututukan ho natin to. Si Ben Tulfo sa Bitag Live, public service lang ho, alam personalan. See you tomorrow. Adios.